Ay, sir. Putol lang ang ito, sir. Yan, ganyan. Food grab. Wala yan, sir. Hindi ko kaya yan. Putol lang ano yan. Naputulan ng tissue yan. Na-damage yung mga tissue niya. Ay, tapos na... Ano nangyari sa'yo? Natapilok ako eh. Tapos sumunod yung tuhod ko. Parang pagka tapilok kong gano'n, yung tuhod... Na-double pa. Bumigay rin. May napatid dyan, sir. Dapat yan, MRI. Ano yan? Lagi na ako. Yan, sige. Yung tuhod, titignan ko kung ano magagawa ko. Tapos... Pero honestly speaking, yung lupay-pay na paa niya, sigurado, na-damage yung niyan. Mga ligaments niya dito ng malalaki pa. Yung malalaking yung napunit ng todo yun. Napunit ng todo. Kaya hindi niya makontrol yung paa niya. Kaya dapat yan, nagagano. Hindi nga, ganun wali nga. Wala, hindi ko kaya. Lupay-pay talaga. Ang kaya lang ng paa ko, yung pababa. Tapos, pasay. Wala yung ganun. Wala yung ganun. Higa ka. Tignan natin ang magagawa ko. Tapos medyo may kabigatan si sir eh. Oo, nung natapilok siya, samay, sumabay yung tuhod, bumigay rin. Nilabanan niya pa kasi, kaya manon bumigay yun. Hindi kaya ng katawan niya. Dapat pag gano'n, natapilok ka, magpatigulong ka na. Ang problema, nalabanan. Tignan mo, hindi proportion. Ang liit ng paa niya, laki ng pagando niya. Sa laking tao niya. Talagang may tendency talaga na gano'n na mangyari. Pagtapilok niya, tinigasan niya, itong nababangal na rin. Ito, special case to. Makikita to sa ano? MRI. In-ECG na yan ano eh, sir. Anong lumabas? May, yung ugat dito, parang maano siya, lumobok. Kaya hindi na maangat. Parang... Na-over ano? Inano siya, tinurukan ng pampa... Tawag sa din eh. Para hindi na mamaga. Kaso walang epekto. Walang epekto. Tsaka manhit siya eh. Manhit yung dito mo. Ano nga yan, yung mga soft tissue mo na punin, hindi na nakabalik, hindi na gumaling. Gumaling siya kaso hindi na siya tumubo, hindi na siya ano? Hindi na tumamaro sa sarili niya, mga tissue. Ganun nangyari. Kasi yung, kung makikita mo yung ano ng structure sa ano, panoorin mo yung knee anatomy, makikita mo yung mga tissue dyan, blood vessel, mga nerve na ano, madadamage pag malakas ang tapilok mo. Ganun. Yung iban, mas maganda pa kayo nadidislocate yung ano eh, yung talus. Na ibabalik pa, pero hindi katulad ng ganito. Nasabayan kasi ito ng ano eh. Sa bigat mo siguro talaga, nag-double-double. Kaya nagkaganito, foot drop. Natunog din siya, parang ano. Lakas yun. Ito yun. Yan, mababawasan natin ito. Ito may ano, mayaging isang ano, maliwagang kamote. Tiyo natin yan. Huwag mo laruin ng gano'n, tol. Kasi habang ginagano'n mo, magkukutkusa yung cartilage mo. Maano yun? Lalo madadami, mapuputkut. Lalo kang maiirita ka na sa mga susunod na pagkagano'n mo. Hindi ka na kontento hanggat di yung pinapalagot to. Magkakaroon ng irritation. Hanggat natitiis mo pa yung irritation na walang gano'n. Labanan. Hindi nagdala ng x-ray man lang dito sa tuwod? Hindi na recommend ng doktor na i-x-ray. ECG na nirecommend. ECG. Oh. Eh sabi ko rin kung need ng x-ray or kahit MRI, ayaw. In-ECG ka, tinuruan ka, ano nangyari? Wala. Kinokuryente rin yan sa physical therapy. Yung talaga, therapy yung talagang normal procedure na lang yun. Kukuryente ka para yung mga nerve mag-react. Mag-react.
pag nag-react kasi mabuhay pa, baka may tendency ano, kasi nga nag-loss power eh. Sige pa mo malakas. Sige pa. Yeah. Wala rito yung pain. Yung... Sige, subukan mo yung angat. Try mo. Wala, gutukin mo nga. Nga, dito yung tumutunog eh. Kapag inano ko siya, kaya tinukod ko. Yung tunog na yun, no? Puro cartilage yun, no? may gas-gas. Mm-hmm. Iba na, ano, ito ang dapat operahan. Hindi kaya naman ito. Malamang yung mga tissue nito na damage. Hindi na siya sa ano. Ang lakas ng tumunog dito na naramdaman mo. Dapat yun, magkakaroon na ito ng... May ano nga eh, nung tumunog, may kuryente. Magkakaroon na ito ng ano, yung baga, kung tapilok lang ito, kunyari, magang tapilok na kadistukin yung pagkat lagutok nun, may tatapak niya ito eh, na maayos. Nag-ground ka? Hmm. O di baka mo, pare mo, abakan mo na ng mga ilang linggo, ay, isang linggo, baka may epekto. Ha? Then yung sa ECG, connected pa doon lahat ng nerves eh. Parang may naipit lang daw. Naipit or namamaga. O yan. Yung hinata ko may gumawang. Kahit nung pinipisit mo siya dito, may girl. Tignan natin. Baka nabuhay pa. Massage lang natin. Ang massage naman kasi, ang purpose ng massage to para maganda yung mga blood circulation maging good. Baka makatulong. Sakit? Hindi naman. Wala, manit eh. Manit siya? Pero dito, tumunog oh. Mukhang... Putra. May pain dito, dito, may pakiramdam, wala. Nararamdaman ko yung fisik, pero walang sakit. Okay. Roy, atake mo nga Roy, dito ka, ikaw umatak. Sa ibabaw ang atake. Yan. Eh, obserbahan mo ng mga ilang araw. Tignan natin kung nagkaroon ng changes kasi na-align yung dito yung na-align siya. Tapos dun na, tingin ko naman, parang ganun lang din siya sa'yo eh. Pagpitig, lumagutok, ano guminhawa. Ang gagawin mo, sir, tayo ka nga. Tuturo ko sa'yo kung paano. Kasakaling ma, itong pinaka-ano niya eh. Hawakan ng pagganto. Sabi tayo. I-guide mo. Yan. Araw-araw ko magagaganyan. Tapos, sa susunod, isinggir mo. Yan. Yan, oh. Oh. Yan. Yan ang magiging exercise mo. Susunod yan. Magaganon mo na yan. Kaya mo pa pala eh. Ganyan din yung therapy sa akin. Yan ang therapy mo. Pwede, all discipline mo, ano? Ginaganon. Tapos, meron yung kukuryente mo. Akyat sa hagdan. Hindi, yun lang. Inata ko na yan. Hindi mo na kailangan mag-orientian tayo. Susunod yan, malakas na yan. Oo, oh, malakas pa. Tumutunog, no? Sa mga ano yun. Kasi pag ginawa mong habit yung ginaganong-ganong. Ako, lumalagotok din yan, no? Pero hindi ko sinasana yung sa loob naman, no?
Pero minsan kasi nangangalay siya. Yun na nga. Yan na, nagkikreate ng parang ngalay-ngalay. Gusto mo na naman, aalim mo na naman. Kasi pag nakakaramdam kayo ng ganyan, huwag mong pilit-pilitin. Hayaan mo lang siyang di tumutunog. Kasi pag ginagawa mo na siyang laruan, pag hindi mo na pa siya mapatunog, mangalay-ngalay na. Idol, yun lang ha. Wala namang pin. Wala namang. Nagbago. Thank you po.